mga kabayan, tapos na ako nun sa amo ko. Pupunta naman tayo ngayon sa school ng mga alaga ko. Nakakamiss na rin ano eh, kasi online na sila dito, kaya wala talaga akong biyahe. Ganito lang, tanghaling dapat maghahatid lang ng pagkain niya. Pagkatapos nun, wala na, maghapon na lang ako sa bahay. Bagay, marami naman mga kapitbahay na Pilipino rin doon. Pero nakakaboring na rin. Sabi mo, matutulog ka ng kagabi, natulog ako alas 11, mga alas 12. Gigising ka ng alas 7. Linis ako ng dalawang sasakyan, bali sa doon sa garahe namin. Mga alas 9, wala na, tapos na. Oh? Ngayon ulit, samantala dati pag may pasok, nagigising kami ng alas 5, 5:30, ganyan. Pag taglamig, hindi muna kami maglilinis ng sasakyan noon. Pagka uwi na lang, pag madrop yung mga bata, sabi mo, punta ng school mga 7, makauwi ng bahay, alas 8, yun, medyo mainit na. Medyo lalaban na yung lamig tsaka yung init. Kaya pwede ka na maglinis ng sasakyan. Eh ngayon, walang pasok. Kaya wala talaga. Nakaka-boring na rin sa bahay lang. Hindi kagaya pag may biyahe ka. Yung amo ko kasi babae, yung mamaneho na rin. Kaya sa mga bata na lang talaga ako, minsan yung amo ko lalaki nagpapamaneho yun. Kaya obligado rin ako nagising ng maaga. Tapos yung sasakyan niya, araw-araw ko nililinis yun. Hindi naman siya masailan, pero nakakahiya na rin. Wala ka na ng trabaho. Hindi ko pa malinis ng araw-araw yung service niya. Samantalang pag may pasok, alas 7, hatid mo. Siguro mga isang oras kayo maghatid. Papunta pa, uwi na yon. Kasi malapit lang rin yung school sa bahay. Matagal na yung 20 minutes. Siguro mga 15 kilometers na layo. Pag matrapik, hindi naman gaano mabigat yung traffic. Tapos sa tanghali, ayun, susunduin namin sila ng alauna o alauna medya, ganun, 1:30. Bago mag-alas 3, nasa bahay na rin ulit. Tapos pag may tutor, ayun, susunduin mo yung tutor, tapos babalik mo rin. Pero pag wala, wala na. Pag ano na lang, may utos. Restaurant, ano, pagkain sa labas. Ganun na yung trabaho dito. Paano lang rin talaga, pachambahan lang rin talaga ng magiging amo. Paswertehan lang rin talaga sa amo. Meron talaga yung kapitbahay ko dati, ano, kasi yung mga alaga niya medyo ano pa, hindi pa nagmamaneho ba. Kaya ang tigil niya sa kwarto niya, iihi lang siya. Pag-uwi niya yan, iihi lang yan. Labas ulit. Parang taxi nga ang tawag namin doon. Taxi ang tawag namin. Kasi nga, walang tigil. Ilan ba yung alaga niya? 5 plus yung amo niya. 6. Oh, buti sana ko yung mga alaga niya kung sabay-sabay lalabas yun. Hindi. Paghatid ng isa, pag sa bahay, yung isa naman. Nasa biyahe pa lang siya, tatawagan ka. Tatawagan siya, sabi, asan ka na? Aalis ako. Pero nakatsaga siya, ilang taon na siya ngayon, mag-aanim na taon na rin siya sa amo niya. At ngayon, binata na yung mga alaga niya. Kaya wala na rin siya gaano biyahe. Ang biyahe na lang dyan, doon sa alaga niyang babae, pati yung sa bunso. Yun na, kasi yung dalawa, nagmamaneho na. Kaya nabawasan na rin yung biyahe niya. Dati, si Alimar yun, Alimar Debe. Ngayon, ayun siya. Sa kwarto niya, panay na yung live stream niya doon. Maganda siya kasi na-monetize na siya. Kasi dati inaaya niya ako, sabi niya, buti pa mag-vlogger na lang tayo. Sabi ko naman, isip-isip ko,
Komunitas kaya tayo niya sabi ko. Ayun, hindi pa siya siguro, simula nung nagsimula siya, 4 buwan lang. Pero matyaga talaga siya. Halos hindi na natutulog yun. Ang tulog nun, alas 4, alas 5, gigising, alas 7, yun, 2 oras, 3 oras lang yung ang tulog niya. Tsaga talaga siya. Nung na-monetize na siya, ayun, napaisip din tuloy ako. Tapos tinuruan niya ako paano yung mga diskarte. Yung siyempre, dyan talaga, may mga teknik ka dyan. Sabi niya, madali lang, sabi niya, makabuo ng ano, yung 1,000 ka subscriber, sabi niya. Makipagkaibigan ka lang, sabi niya. Tapos pag mayroong mga nag-ALS, pasyalan mo yon, doon ka, pwede kang mangista doon, sabi niya. Sabi niya, lahat nung nandoon, sabi niya, yung nagbisita doon sa nag-ALS na yon, isa subscribe mo yon, tapos mag-iwan ka ng bakas mo para babalikan ka rin nila. Ganun lang kadali. Kaya nung nagsimula ako, ilang araw pa lang ngayon, nagsimula ako nung October 25, 28 niya, 3 days pa lang, o naka 100 maigit na ako ng subscriber. Dahil ganun ang ginagawa ko. Mangisda ka pag mayroong mga naga-LS. Sabi ko, nga, no? Eh kung tuloy-tuloy 100 every 3 days, aba yung 1,000 ka subscribers mo, hindi wala pa siguro 1 buwan. Mabuo mo na yun. Ang i-focus mo na lang ngayon yung 4,000 hours. Ganun lang. Kaya sabi ko nga, matry ko nga. Face mask ako kayo, may polis. Itong face mask, pang polis lang to, hindi pang virus. Pag nakita ka ng polis kasi na wala kang face mask, automatic yun, may picturean ka, pati yung plate number ng sasakyan mo, papadala na yun doon sa Moror. Ang Moror government nila. Hindi, may violation ka na. Hindi ka ngayon makakadenay na hindi ikaw yun kasi kahit hindi mo man makita, pero darating yun doon sa ano, sa number ng amo mo. Kasi high tech dito, mga kabayan. Hindi kagaya sa Pinas, paiba-iba ka ng SIM card. Dito, hindi. Pag may ATM ka dito, konektado yung lahat sa ikama mo, sa number mo. Kaya kung nag-withdraw ka ng pera, o saan ka bumili gamit yung ATM card mo, pag may message sa'yo yung ano, yung ATM mo na ganito, may binili ka sa ganitong mall, mga tumindahan. Eh sa atin, yung mga ATM sa atin, inakaw na lang yung laman ng ATM mo, hindi mo malalaman. Dapat ganun sa atin, dapat ganun yung gawin ng gobyerno sa atin. May national ID tayo na konektado yun. Yung isang ID na yun, konektado lahat sa lakad natin. Yung lisensya mo, naka-connect lahat doon. Basta konektado lahat ng mga dokumento mo sa isang number mo lang. Tapos hindi ka pwede papalit-palit ng number. Ganon dito. May ikama ka dito. Ako, makabili ako ng number dito ng SIM card hanggang kadalawang beses lang. Ngayon, kung nawala yung cellphone ko, nasama yung SIM card ko doon, pupunta ka lang sa main office na kung anong network ka. Halimbawa, Estese o Sawa. Pupunta ka lang doon. Sasabihin mo doon na nawala yung SIM card mo. Bibigyan ka ulit nila ng SIM card na yun pa rin, yung number mo pa rin. Nanakaw man yung SIM card mo, wala na yun. Pero yung continue pa rin yung number mo. Iano nila yun. Anong tawag dito? May tawag sila dun. Ganun ka ano dito, ka lupit dito. Ay sa Pinas. Inubos na lahat ng pera mo sa ATM, hindi mo pa malalaman. Dito, hindi. Tuwing labas ng pera mo, magme-message sa'yo. Di ba mas maganda pag ganun? Kaya sana ganun lang gawin ni Duterte. Para wala ng budol-budol sa atin. Dito, walang budol-budol dito. Budol
bodol ka dito, huli ka agad. Wala kang lason. Magloko-loko ka, yung... Kagaya yung nangyari sa Manila na napanood ko, yung mga... nagde-deliver ng ano... yung mga... ang tawag dito? Mga... online na magde-deliver ng mag-order ka ng pagkain online, mga restaurant. Diba ang dami nun sila? Mayigit sila 20 na... yung mga nakamotor na nagde-deliver ng pagkain, nabudol sila. Pag dito yun, nakakulong agad yun ha. Hindi ka abutin ng 24 hours, huli ka kung nasaan ka. Kung kaninong number yun. Ganun katindi dito. Grab ang tawag. Dito na ako ngayon sa school ng alaga ko.